What's up? Kamusta mga Bok? This is Bok Time at welcome back para sa panibagong video. Ang balita ka John Riel Casimero. Pag-usapan natin yan mga Bok! Pero bago ang lahat mga Bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga Bok? Pag-uusapan natin ngayon ang mga balita at updates sa isa nating pambato sa Bantamweight Division na si Cuadro Alas, John Riel Casimero. Sumatapos kang mapurnada ang laban ni Cuadro Alas kontra kay Paul Butler nitong nakaraang linggo lamang, ay naglabas ng pahayag ang GAB o Games and Amusement Board patungkol dito. Ayon sa chairman ng GAB na si Abraham Mitra, ay wala daw umano silang balita o komunikasyon kay Casimero kaya wala silang kaalam-alam kung ano talaga ang nangyari sa ating pambato. Basta ang natanggap lang daw na balita ng chairman patungkol kay Casimero ay lagpas daw ng 7 pounds si Angas ilang oras bago maganap ang weigh-in. Pero ayon naman kay Casimero at sa buong kampo nito, ang totoong dahilan kung bakit hindi siya nakasipot sa weigh-in ay hindi dahil sa lagpas ang kanyang timbang kundi dahil tinamaan daw siya ng sakit na tinatawag na viral gastritis o sakit na nakukuha dahil sa matinding dehydration. Kaya naman umaasa daw si Abraham Mitra na sana ay okay lang ang kalagayan ni John Riel Casimero at tutulungan daw nila si Cuadro Alas sa kahit na ano pang paraan. Nagbigay naman ang WBO ng 10 araw kay Casimero upang magpasa ng medical certificates at iilang patunay na nagkasakit talaga at hindi overweight sa pinaglalabanan ng timbang sa Bantamweight Division dahil kung hindi ay sigurado baklas agad ang WBO belt ng ating pambato. Ngunit ayon naman sa Probellium ay may nasilip daw sila na vlog sa YouTube channel ni Casimero na Cuadro Alas It's My Boy at ayon daw dito ay may narinig daw sila sa vlog na pinag-uusapan ni Casimero, kapatid niyang si Jason at Stephen Lunas na maaring makatulong sa investigasyon. Ayon pa sa Probellium ay talagang nakakabahala daw ang narinig nilang pinag-uusapan sa vlog ni Casimero kaya naman agad itong ipinasa ng Probellium sa WBO at kasalukuyan na itong iniimbestigahan ngayon. Pinag-uusapan na ng WBO Executive Committee kung dapat bang manatiling kampiyon si Cuadro Alas, John Riel Casimero sa Bantamweight Division at pinag-uusapan din nila kung sa anong rankings mapupunta si Casimero kung sakaling tuluyan ang babaklas sa kanya ang WBO Bantamweight Belt. Para naman sa aking sariling opinion mga Bok, ay igalang na lang natin kung ano man ang sinasabing dahilan kung bakit hindi nakasipot sa weigh-in at nakalaban ang ating pambato na si Casimero dahil binibigyan naman siya ng WBO ng oras upang magpasa ng mga medical certificates na nagpapatunay na nagkasakit talaga siya at hindi dahil sa sobra ang timbang. Aminin na din natin na tama ang sinasabi ni Sean Gibbons na nawala ng kakaunting disiplina si Casimero dahil mas pinili nitong umuwi dito sa Pilipinas at dito ituloy ang pag-iensayo nang wala sa pangangalaga ng mga batikan na katulad ng conditioning coach na si Mimo Hirija. Sa ngayon ay maghintay na lamang muna tayo ng official announcement ng WBO at titigil na natin ang pambabatiko sa ating pambato. So abangan na lang natin ang mga susunod na balita. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat mga Bo! Mga balitang boxing, basta kay Bo Time, Bo Time, laging sport time.